Dalangin natin ang ating mga kasapi na hindi po nakakapunta dito o may sakit na hindi sila nakakapunta dito o yung naliligaw, hindi na sumasama sa ating grupo. Nawa ang lahat tayo ay maibigay ang ating pamamahal sa kanila, ang ating pag-asa, ang ating pag-ibig, lalo na yung pagmamahal sa ating grupo. Meron kami ginawa dito bilang grupo, babasahin ko lang po, pwede po. Sabi ni Lord, nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ba ako? Nung ako'y nagkasakit, binalang mo ba ako? Nung wala akong damit, pinaramdam mo ba ako? Nung ako'y nalulumban, pinuntahan mo ba ako? Yan po ang sana kaya nagawa natin bawat isa. Ipakita natin yung pagmamahal natin, yung ating pananampalataya bilang isang AA na ang Diyos ay buhay sa ating buhay. Dahil ang sabi na kung may sinirain, naapektuhan tayo lahat. Damayan natin sila. Bilang AA, malaki ang ginagampanan natin o tungkulin ng bawat isa, lalo na ang panalangin, kasi ito ang bahala natin bilang apostolado ng panalangin. Katulad ni Maria, sabot namin ang makakaya, sana matulanan natin ang sinambay niya, na hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon, nandun siya sa paana ng krus. Nawa, bilang apostolado ng panalangin, mahal na ito ng kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Sister Joseph sa pinakamagandang sharing natin. Ngayon po, ang tinatawag namin ay group. Ano kayo? Group 6. Okay. Kasi ano pa? Dapat patapos tayo ng 9:45. Dapat 9:45 na. Kasi may ganyan na lang. May ganyan na lang. Okay. Good morning. Ngayon sa pagkatapos sa namin, sa
morning, sister. Nakakamot sa akin ng paro, ha? Nagsisip po. 90% po ako ay klase ko, dahil 65 to 70, 70 na po. Dapat po ay mga bata na, ato na rin sa sarana. Time to change. Time to recover. Umpisa po sa 12 years old. Time to recover. Umpisa po sa 12 years old. Kasi 90% po dito ay ang pesimis. Hindi lang po sa parokya namin. Halos lahat. Halos lahat po. So, paano po, bakit po nawala ang mga membro ng apostolat? Ano ang dahilan? Sabihin ko na, wala po organisasyon na perfect. Wala po leader o officers na perfect. Lahat po ay may papupunan. So, kung minsan, hindi po natin ang ating mga officers. Hindi lang po officers, kung kapareho po natin yung membro. Diba? Kung sila po ay mawala, anong gawin natin? Tayo po ay matakas pa. Kung tato natin sa bahay, tato na, kamusta po kayo dyan? Ano malay mo, baka pumunta na sa Puerto Rico? Ano malay mo, baka pumunta na yung sa Iglesia ni Cristo? Diba? So, constant contact. Hindi lang po ang pagsasak sa patay, ang importante natin. Ang importante po ang buhay, ang may sakit. Membro man o hindi membro ng apostola. Basta may sakit. Importante po yun, ang may sakit. Kailangan po ng ang may sakit ang ating prayers. Prayers po kung siya po ay mapapunta pa sa simbahan. Opo. Pag siya na po sa bahay, paano? Kuminsan hindi natin nagtanan. Ha? Ako po ay umiikot every night. Sino po pinupunta ko? Ang mga niya po sa New Citizen. Ako'y nanunukot, nanunukot. Nakikita ko na hindi ako makatulog. May sakit. Ang hindi ko lang mapuntaan siya at ipinig kasi may kaya ko na makusunta. Pero nandito ko siya. Right? Yan ang nagdagawa na obligasyon ng makusunta ang pumunta sa may sakit. Ang una na tanong, ipaliwanag ko ang isang pagkakaon ipinalaman ng Diyos ang kanyang makahalig na kumahal sa iyo. Sinabi na kanina niya, Sister Lucy, kung tayo po ay pagising ng umaga at kapinigyan ng pagbubuhay, yun ay isang malaking pamamahal o Panginoon sa atin. Ipaliwanag mo ang inyong naging karanasan, minsan yung dalit ako kasi pananampalataya. Ako madalas siya. Siya. Minsan yung pinapusulado. Minsan yung pinapipisig. Nakapinis na ko niya. Pero nandiyan na sa satanas. Sa ako na. Hindi pa ko pakasok. At may hindi ko niyo. Bakit? Bakit? Siguro po yan ako sa prayers. Pangatong tanong, ipaliwanag ang isang karanasan na kapaligay na nga sa iyo upang dapat maging mahabagin. Nako, kung ipaliwanag mo yan, mahabagin, iyak mo ako. So, sige nga. Nagkaroon ka na ba ng pagkataon na kapaligay ng isang bagong buhay sa isang nanlumbay na tao? May manapusang kaibigan. Nalumbay ang negosyo. Kasi hawak ang ulo ko. Gusto na mapakalabay. I just entered sa ministry. Pinayuhan ko siya kung nasa. Now, siya po ay mayaman. Yaman. Because of prayer.
na nagaling tabako ang mga laro na kanyang tumanggap at tumuhin ang sukan sa Diyan. Ayan, madalas ako magasal na kailangan na pagtanong mo kung aking tungkulin sa civic organization at saka sa simbahan ko. Kahit ang isa lang ako sa bahay, napreparar ako yan na para sa simbahan. Katulad ni Maria, na napanatili na pagkasa ng sa panahon kurs, naging humarata siya upang makita ang pagkasa sa Kristo Kristo. Tingnan natin si Maria, yung mahal. Ang ating mga ina ay mapasinsya, tinipis ang hirap natin, tinipis ni Maria si Jesus sa cross, dahil mahal. Hanggang ngayon po, siya ay tayo po ay nag-asa na si Kristo po ay darating. Modelo si Maria. So, tayo po mga ipili, dapat po tayo po maging. Ano po dapat gawin natin? Para hindi po mawala ang postulado ng panalangin. Ibig ko siya. A big challenge for us. Umpisa natin sa bahay. Katikiso should start at home. Katikiso should start at home. Kung may mga anak mo tayo, high school, elementary, try something madala natin sa katulad ito, walang pasok. Madala natin sa ating holy hour. Madala natin sa dito natin. Madala natin sa video natin. Did our families be example? Did the neighbors be family? Maging example na bandang huli, ay may kumahin po tayo na miyembro ng kapastura ng pagkakas. Sa tatap po. Maraming salamat po, Director. Ngayon po ay so, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang grupo po namin, wala po kami, siguro po nasa akin yung pinaka, di po matanda kung di yung edad. Pero po kami kasama ng 19 years old, pero malakas. At ilang pinakabata po sa amin ng business. So, sa akin po mga sharing, kasi kinakailangan na
kanya. Parang sabihin na natin through prayers at sa pagpapakita ng pagmamahal ng ating mga, siguro mga kasamahan ko na sa kanila ng parokya, nandito siya ulit upang maglingkod at magbigay ng devotion sa ating kamalaman ng puso ng Jesus. So yun po. So, ulit ko po ang pinagsinabi namin, hindi basta lang deep service, kundi kinakailangan ipakita natin kung paano tayo magmahal sa kanila. Kasi pag mahal natin ang Panginoon, ay mahal din natin ang ating jawa. Pagdating naman po dun sa pag-asa, lahat tayo, o lahat kami sa aming share, na alam ko naman na lahat po tayo, tayo ay lahat din nananalig sa Panginoon. At alam natin na siya lang ang ating sandigan. Sabi nga, nung sa kalakasan ng bagyo, kahit sabihin natin na anuman ang ating nagwala, ito yung ating pagdadasal. Dahil alam natin na siya lang. Meron mga sa aming lupa sa community, meron mga may mga prayer brigade na sana kuminto na. Kasi sabi ko, siguro it will make its course na talagang hanggang kung aalis na siya, ay aalis. Pero yan talaga ay ang Panginoon na nakakaalam. Kaya ako sabi namin lahat doon ay laging nandun yung manalangin, mananalangin, at laging ipakita natin na anuman ang nangyayari sa atin, nandiyan lagi ang Panginoon. Kaya sa amin po ay yun yung aming magagawa, yun po aming isipan na kami ay maging mabuting halimbawa sa mga kami ang mga natin na hindi na. Actually po, bago po kami miyembro, hindi pa nga po kami installed. Pero yung mga kasamahan ko po, ay matagal na naman po silang miyembro ng apostolado. So, kami po sa aming parokya, eh, talagang wala po apostolado kami na naman. Apostolado naman na namin, pero sa ngayon, pag umaatid po kami, parang nakikita po namin na talagang kailangan. Although, so dapat sa ating pananampalataya ay sama
wala naman siya na isuro, paano siya makapag-ibig sa maayos? So dapat, ipadala natin ang puno ng ating pananampalatay na nais natin na matulungan ng ating pamilya. So pagdating naman ito sa pag-asa, ang tao, katulad ng ating mga pinagdip ng mga kasama, nalalaro na sila sa kanilang pananampalatay. Dapat natin sila dalaw. Alamin ang kanilang kalalagayan kung ano ang mga may problema, kaya may sakit, mga kailangan ng kanilang kalimutan dahil sa ating na kanilang mga kasamahan. Halimbawa, sama-sama.